basta mga kasaliksik. Sino nga ba namang tao ang ayaw sa masasarap at malalamang karne ng mga manok? Talaga namang isa itong patok na pagkain na lalantakan talaga ng kahit sino. Kaya maraming mga negosyante rin ang nakakakita ng oportunidad sa mga manok na kung saan ay makakakuha sila dito ng malaki-laking kita. At para sa video na ito, ay sila ang tampok sa istorya natin ngayon. Mula sa glamoroso at mababalahibong mga manok hanggang sa mga manok na pinanganak talagang walang mga balahibo, pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang breed ng manok sa buong mundo na sigurado akong ngayon mo lang makikita. At kung handa ka nang kilalanin sila ay simulan na natin. Number 10, Dong Tao. Sa nakasanayan natin dito sa Pilipinas, hindi naman ganoon kamahal ang mga manok na ating binibili sa palengke. Pero ibahin mo ang manok na ito dahil kilala itong pagkain ng mga maharlika o mga mayayamang pamilya sa Vietnam. Paano ba naman kasi? Ang kanilang presyo ay nagkakahalaga ng $2,000 o sa pera natin pwede itong umabot ng hanggang 100,000 pesos sa isang manok lamang. Napaka-rare lang din kasi ng ganitong uri ng manok at hindi sila basta-bastang napaparami. Binansagan din silang dragon chicken. Ito ay marahil dahil sa kanilang malalaking mga paa at hita. Nang dahil din sa malalaking paa nila ay pahirapan kung paano sila mangingitlog at maayos na makakapag-incubate. Mahirap man ang magkaroon ng ganitong uri ng manok, lalo na para sa mga baguhan. Pero sinasabing ang lasa ng kanilang karne ay ang pinakamasarap na karne ng manok na iyong matitikman. Oops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Na kapag pinindot mo ang subscribe button at na-hit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, Giant Brahma. Sa itsura pa lamang nito ay mapapansin na natin kung gaano nga ba kasarap ang karne na pwede nating makuha sa kanila. Mayroon silang malalaking pangangatawan at talaga namang malalagong mga balahibo. Dahil din sa mga balahibong ito ay sinasabing hindi na nga sila halos naapektuhan ng malamig na klima. Ang ganitong breed ng manok ay dinala ng mga Chinese sa England noong 1800s at mayroon silang tatlong klasifikasyon. Ito ay ang buff, light at dark Brahmas. Pero kilala rin sila sa tawag na Brahmaputra. Madaling alagaan ang ganitong uri ng mga manok at nakakaalaw din silang titigan dahil halos lahat ng parte ng kanilang katawan ay mayroong malalagong mga balahibo. Kahit pa hindi na talaga sila binibreed para sa kanilang mga karne, pangkaraniwan naman silang tinatanghal sa mga poultry show para ipakita ang magagandang balahibo at matitikas nilang mga tindig. Number 8, Araucana. Hindi mahirap makita ang pagkakaiba ng mga manok na ito sa ibang breed ng mga manok dahil mabalahibo ang parte ng kanilang tenga hanggang leeg. Ngunit hindi ito ang katangian na nagpasikat sa kanila. Sila lang kasi ang manok na nangingitlog ng kulay bughaw o di naman kaya ay berde ng mga itlog. Oo, tama ang narinig mo. Nang dahil sa mga itlog na ito ay maraming mga tao ang nagkaka-interes na bumili sa kanila para magsilbing Easter eggs. Kaya nilang mangitlog ng hanggang 250 na kulay bughaw o berdeng mga itlog taon-taon. Pero dahil na rin sa genes na nagiging dahilan para magkaroon ng ibang kulay ang kanilang mga itlog, ito rin ang dahilan kung bakit marami sa kanilang mga itlog ay hindi napibisa sa proseso ng incubation. Hindi rin naman ganoon kalakihan ang mga araucana. Medyo mas malaki lang sila sa mga bantam pero mas maliit sa mga brahmas. Naparami pang nakatutuwang katangian ng mga manok na ito, hindi tulad sa mga manok na nakasanayan mong makita, na sigurado akong kawiwilihan mo. Number 7, Malaysian Serema. Ang Malaysian Serema ay uri ng mga manok na sinasabing pinakamaliit sa buong mundo, pero maliit man sila, pero isa din sila sa pinakamahal. Ang ganitong uri ng manok ay nasa klasifikasyong bantam. Ang ibig sabihin ay sila ang mas maliliit na versyon ng iba pang mga manok. Ginagamit din ang bansag na bantam para sa mga cockfighting. Ang mga Serema rin ay sinasabing nagmula sa Kelantan Province sa bansang Malaysia noong 1600s pa.
Pero ang pinakabagong mga breed ng manok na ito ay muling umusbong taong 1970 sa pamamagitan ni Wei Yan-in at kinuha ang pangalan nito mula sa isa sa mga hari ng Thailand na si King Rama. Marami ng pinagdaanan ng breed ng manok na ito at ang isa sa pinakamalala ay noong napuruhan sila ng Asian bird flu outbreak. Pero nalagpasan nila lahat ang mga ito. Ang ganitong uri ng manok ay pinagsamang breed ng mga Japanese Bantams at Malaysians Bantams. Pero ang pagkakaiba nila ay marami silang variations ng kulay at umabot lang din ang kanilang tangkad ng hanggang 10 inches. Number 6, Crevecoeur. Ang mga manok na ito ay isa sa pinakamatandang breed ng manok na matatagpuan sa Paris. Sinasabi na mga Vikings pa nga mismo ang nagdala nito sa bansa, kasagsagan ng mga taong 900s, habang sila ay nananakop ng mga bansa at teritoryo. Ang ganitong breed ng manok ay may purong itim na mga balahibo, mayroon lamang silang apat na mga daliri sa paa, at maski ang kanilang pangalan ay napaka-interesting talaga dahil ang ibig sabihin ng Crevecoeur sa salitang Pranses ay heartbreaker. Sinasabi na nagmula ito sa pangalan ng isang sakahan sa kanilang bansa na kung saan inaasahan ng magsasaka na makakatagpo sila ng matatabang lupa pero kabaliktaran ng kanilang nakita na dumurog sa kanilang mga puso. At dito na nagsimula ang bansag sa mga manok na heartbreaker o sa salitang Pranses nga ay Crevecoeur. Number 5, Featherless Chicken. Talaga namang takaw sa oras at panahon ang pagtatanggal ng mga balahibo sa mga manok. Kaya naisip ng ilang mga scientist sa Israel na para makatulong sa mga negosyante ay bakit hindi sila magbreed ng manok na hindi na talaga tutubuan ng mga balahibo. 20 years ago ay sinimulan nga nilang pag-eksperimentohan ng mga manok. Sa pamamagitan ng genetic modification ay tagumpay ngang nakapag-breed ng manok na hindi tinutubuan ng mga balahibo. Sa ganitong paraan din ay mas bumibilis ang heart rate ng mga manok. At kung mas mabilis ang kanilang heartbeat ay mas mabilis din silang magutom. Kaya naman mapipilitan silang kumain ng kumain na magre-resulta sa paglaki at pagkakaroon nila ng mas malamang katawan. Ang lahat ng ito ay isang malaking tulong lalo na sa mga negosyanteng gustong makatipid sa pera, oras at panahon. Dahil ang kailangan na lang nilang gawin ay ang katayin sila. Pero istriktong kailangan ng ganitong mga manok ang malamig na klima. Dahil nga sa bilis ng tibok ng kanilang puso, ay mabilis din silang namamatay sa mainit na lugar. Number 4, Ayim Semani Chicken. Ang Ayim Semani Chicken ay isa sa pinakamaangas at kakaibang uri ng manok sa mundo. Sila lang kasi ang breed ng manok na may pitch black na kulay, mula sa kanilang mga ulo hanggang sa kanilang talampakan. Pero kung inaakala mo na panlabas na anyo lang nila ang kulay itim, dyan ka nagkakamali. Dahil maski ang kanilang karne, mga buto, mga lamang loob ay purong itim din. Isama mo pa ang kanilang mga dugo. Ang natatanging parte lang ng kanilang katawan na hindi itim ay ang kanilang mga dila na may pangkaraniwang kulay puti o gray. Ang ganito nilang kondisyon ay resulta ng genetic condition na kilala sa tawag na fibromelanosis. Ang kondisyong ito ay nagtitrigger sa hyperpigmentation. Napakakaiba ng mga manok na ito pero hindi mo agad sila matutukoy kapag itlog pa lamang sila dahil normal na kulay lang ang nilalabas nilang mga itlog. Mukha mang maangas mag-alaga ng ganitong uri ng manok pero hindi mo sila basta-bastang makikita kung saan-saan lamang. Dahil para makabili ka ng isa sa mga ito, kailangan mo lang naman maghanda ng $2,500. O sa pera natin, yan ay nagkakahalaga ng 125,000 pesos. Number 3, Onagadori. Ang Onagadori ay isa sa pinakamatandang breed ng manok sa bansang Japan. Sila ay nagmula at binreed sa Kochi Prefecture sa isla ng Shikoku na matatagpuan sa bandang timugan ng Japan. Nakilala ang mga manok na ito dahil sa kanilang glamoroso at mahahabang mga buntot. Dahil na rin marahil sa katangian nilang ito kaya naman, noong 1952 ay kinilala silang National Treasure ng Japan. Ang mahahaba nilang mga buntot ay kayang umabot ang sukat ng hanggang 20 feet, pero pangkaraniwan ito ay nasa 5 feet lamang. Ang kanilang mahahabang mga buntot ay binubuo
ng 12 hanggang 16 na mga balahibo. Taon-taon, humahaba rin ito ng 3 feet. Maraming mga versyon ng ganitong uri ng manok, pero ang kinikilalang pinakaunang lahi nito ay ang mga black-breasted. Tulad ng inaasahan ay napakahirap mag-alaga ng ganitong uri ng manok dahil kailangang parating malinis ang kanilang mahahabang mga buntot na sumasayad sa lupa. Number 2. Modern Game Chicken. Ang mga Modern Game Chicken ay isa na siguro sa pinakaswerteng breed ng manok ngayon sa mundo. Paano ba naman kasi? Binreed sila para magmukhang astig at presentable. Hindi sila binreed para maglabas ng mga itlog o hindi naman kaya ay kainin ng kanilang mga karne. Ang Modern Game Chicken ay nagmula sa Britain at ang unang dahilan bakit sila pinarami ay para sa mga cockfighting o sabong. Ngunit hindi rin katagalan ay tuluyan ng pinagbawal ang sabong sa kanilang bansa. Kaya imbis na masayang ang kanilang breed, naisip ng mga breeders na gamitin na lang sila sa mga pagtatanghal. Ang kailangan lang gawin ay magmukha silang kaaya-aya upang sa gayon ay humakot sila ng maraming awards at pera. At sa ganitong paraan ay patuloy pa rin dumadami ang kanilang lahi. At matatagpuan na sila sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapakitang gilas gamit lang ang kanilang itsura at taglay na tigas. Number 1. Polish. At para sa una sa ating listahan ay ang mga Polish. Ang Polish ay breed ng mga manok na nagmula sa bansang Netherlands. Ang mga manok na ito ay may napakakakaibang mga balahibo sa kanilang mga ulo na tila may pugad na nga sila sa kanilang mga mukha. Nang dahil sa balahibong ito, kaya limitado lang din ang nakikita ng mga manok. May iba't ibang klase din ng ganitong uri ng manok tulad ng buff lace polish, golden polish, silver polish, white polish at maging white crested black polish. May kanya-kanya silang nakilalang katangian, pero iisa lang ang kanilang pagkakapareha. Ito ay ang kanilang glamarosong mga itsura. Hindi rin kilalang fast egg layer ang ganitong uri ng mga manok, basta ang tungkulin lang nila ay magmukhang maganda. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Para sa'yo, alin sa mga manok sa ating listahan ang may pinakakakaibang itsura? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksi, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.